Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ganoon din po, ang banal na misang ito ay ating iniaalay. Una, para sa inyong lahat na naririto ngayon at ganoon din sa mga nasa tahanan. Ano? Mula po Lunes hanggang Sabado, ang misa po natin ay nakabroadcast sa 95.9 Radyo Totoo kada alas 7 po ng umaga. Ito po ang opisyal na himpilan ng ating National Shrine ng Obsain Padre Pio. Kinagagalak po namin na ang misa po nating tuwing alas 7 ng Linggo ay nakabroadcast din po sa 95.9 Radyo Totoo. Maraming salamat po. Muli, ating ialay ang lahat ng ating mga panalangin, ang ating mga intensyon, ang ating mga kahilingan, lalong higit sa mga kagalingan ng mga naririto ngayon, mga dinadalang karamdaman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagsisihan ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyon nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudiyo, maging Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila.
Siya ay tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid. Sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala siya ng mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipinagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudiyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang siya ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y papatay nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat nang itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa, pag-
sa pagitan ng damban ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa, sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pareseyo at pinagkatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa inyong lahat, magandang umaga po. Mapansin natin, si Jesus ay galit, no? Galit sa mga pareseyo, sa mga matatanda ng bayan, no? Sa mga dalubhasa sa kautusan. Sabi niya, kawawa kayo. Kawawa kayo. Itong puntong ito, si Jesus ay nasa isang bahay at siya inimbitahan dito para sila'y kumain. Pero itong naging usapan, tingin ko'y hindi na nakakain dito at mabigat na ang kanilang naging pagkatalo. Ano? Papasin natin, bakit si Jesus ay gano'n na lamang ang pagkagalit sa mga dalubhasang ito, sa mga pareseyong ito, sa mga matatandang ito ng bayan? Una, sapagkat inilalayo ng mga ito ang mga tao sa Diyos. Inilalayo ng mga ito, ng mga dalubhasang ito, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang batas, ano, inilalayo nila na maranasan ng tao ang pagkaawa at pagkahabag ng Diyos. No? Nagagalit si Jesus hindi lamang dun sa kanilang kasalanang ginagawa. Sapagkat alam ni Jesus ang kanilang tunay na pamumuhay, sila'y mabait pagkaharap. Pero sa tunay, pagtaligod nila, ano, ang tawag natin sa panahon ito'y plastic, no? Ang mga pareseyong ito'y may ibang buhay. May ibang buhay. May ibang kasalanang ginagawa. Pero pag sila'y nagpapatupad ng batas, sila'y galit na galit. Ano? Ito'y dapat sundin ninyo. Sapagkat ito ang pinatutupad ng batas. Pero sila naman, pagtaligod nila, yung kanilang buhay sa kabila, alam nating meron silang kasalanang ginagawa. Kaya ayaw ni Jesus ng kanilang pamumuhay. Ayaw ni Jesus ng kanilang ugali. Galit na galit si Jesus sa kanila sapagkat alam ni Jesus na mga ito yung mga plastic, hindi tunay. Tawag ngayon, kaya nga sila yung mga, tawag nga, ipokrito. Ano? Kaya ganun din, ano, sa ating buhay, no? Ganun din ang Diyos. No? Ayaw ni Jesus ng taong plastic. No? Gusto niya laging ang tao ay tunay. No? Gusto niya na kung ano ang buhay mo, kung ano ipinakikita mo, yun talaga ang buhay mo. At ayaw niya, ayaw ni Jesus na hahadlangan mo yung ibang tao na makaranas ng pag-ibig at awa ng Diyos. No? Yan ang ginagawa ng mga pareseyo, hinahadlangan. Sapagkat para sa kanila, pag nagkamali ka sa batas, parurusahan ka ng Diyos. Nagkasala ka, ito ang iyong parusa sa pagkakasala mong ginawa. Pero hindi nila alam na ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mapagmahal sa tao. Binibigyan ang tao ng mahabang panahon para siya'y makapagbalik loob. Hindi kinokondem ang tao. Kaya nga sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, kaya sabi niya ay tinatanggal ninyo, ano, tinatanggal dahil sa pagsunod sa batas. Dapat ay magpapatibay ng pananampalataya ng tao. Ang tao ay nawawala pa dahil sa nawawala sa pananampalataya. Dapat ang batas ang magpapatibay
at magdadala sa atin sa pagkitiwala at pananalig sa Diyos. Pero para sa mga Pariseo, ang pagsunod sa batas ang makasira sa pagkitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya dapat ang batas, dapat ang pagsunod ang magpapalalim sa ating paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Ngayon, sa banal na misang ito, yun ang ating ipanalangin na yung aking pamumuhay ngayon, yung ating ginagawa ngayon, tingnan natin ang ating sarili, no? Yung ba aking pagsunod ngayon sa Panginoong Diyos ay nagpapatibay ng aking pananampalataya, yung aking pagsunod sa mga batas na ginagawa ngayon, nagpapalalim ba yan ng aking pagmamahal sa Diyos? No? Yung aking ginagawa ngayon, yung buhay mong ginagawa ngayon, yung buhay mong pinagkakaabalahan ngayon, nagpapalalim ba ng iyong pagtitiwala sa Diyos? Nagpapalalim ba ng iyong pagsunod sa ating Panginoong Diyos? Pag-uwi mo ngayon sa tahanan, yung bang iyong pinagagagawa ngayon, alam mo balang araw, magdadala ba sa iyo yan sa kabilang buhay, sa harapan ng Diyos? Yung iyong mga ginagawa ngayon, yung iyong pinagkakabisihan ngayong panahong ito, yan kaya pagdating ng panahon, magdala sa iyo sa Diyos o magpapalayo sa iyo sa Panginoong Diyos. Kaya yan ang ating pagnilayan. Ano yung pinagkakabalahan natin ngayon? Nawa, magdala yan sa atin sa Panginoong Diyos. At kung alam mo na yan ay hindi magdadala sa iyo sa Diyos, ngayon pa man din ay itigil mo na yan sapagkat alam mo yan ay magpapahamak sa iyo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain.
upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel, narinig si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, 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 amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan.
Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-apat, palagi po nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pangparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre. Para sa lahat na mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Sa darating pong Lunes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesaan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal, narito kami, o Itaw.